umaga po, itinuturing ng variant of concern ng World Health Organization ang B.1.1.529 COVID variant na tatawaging Omicron. Nakitaan ng maraming mutation ang bagong variant na unang nadiskubre sa Botswana at South Africa. Ayon sa WHO, dapat mas paigtingin ang surveillance sa genome sequencing para malaman kung nasaan ang mga kasong ito. Bilang pag-iingat sa bagong variant, sinuspend din na ng IATF hanggang December 15 ang inbound flights mula South Africa at Botswana. Ganoon din sa mga karatig bansa nitong Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Eswatini at Mozambique. Hindi naman kasama sa may travel restrictions ang Hong Kong kung saan may na-detect na rin kaso ng bagong variant. Pero pinag-aaralan na rin daw ito ayon kay Health Secretary Francisco Duque III sa panayam sa kanya ng Super Radyo DZBB. May karagdagang bakuna kontra COVID ang dumating sa bansa. 201,240 doses ng Pfizer-BioNTech vaccines na binili ng gobyerno ang dumating kagabi sa NAIA Terminal 3. Ayon sa National Task Force Against COVID-19, gagamitin ang latest batch ng mga bakuna sa isasagawang bayanihan bakunahan o National Vaccination Days sa November 29 hanggang December 1. Mula sa target ng 15 million para sa 3-day mass vaccination, ibinaba ito ng task force sa 9 million jabs. Dahil daw yan sa ilang hamon sa logistics at kakulangan sa supply ng syringe, partikular na sa hiringgilya para sa bakuna ng Pfizer. Nagkaroon daw kasi ng delay sa shipment ng mga ito dahil na rin sa global shortage. Magsasagawa rin ulit ng National Vaccination Days na gagawin sa December 15 hanggang 17. Prioridad naman dyan ang pagtuturok ng second dose at booster shot. At yan po ang mainit na balita sa oras na ito. Ako po si Tina Panganiban Perez, buong puso para sa Pilipino.